Tinawanan na lang ni former Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Salpanelo ang pahayag ni Secretary of Justice Jesus Crispin Boyeng Rimulya na hindi dapat sa media sumasagot ang kampo ni Deputy Security Officer Ricardo Zulueta sa halip ay dumiretso sa Department of Justice o DOJ at dito sagutin ang lahat ng aligasyon laban sa kanya kaugnay sa pagkamatay ng radio broadcaster na si Percy Lapid. Sana harapin niya yung mga kaso. Hindi pa siya humaharap, hindi pa siya bumunta sa DOJ. Mag-file siya ng counter affidavit. Di ba? Wag sa media, wag siya sa media wag sasagot. Sumagot siya sa DOJ, yun ang proseso ng batas. Di ba na, i-deny niya sa media basta i-deny niya in writing, i-deny niya under oath. Mahalaga everything, we go through the process of law. Due process lahat yan. Ayon kay Attorney Salvador Panelo. Natatawa ko. Hindi dapat gamitin ang media. Eh, ginagamit mo nga ang media, hinahamon mo na ngayon using the same it's media. It's a two-way street. Eh, akala ko ba, ayaw mo ng patulan. Eh, ang problema kasi nagkakaroon ng mga inconsistency. Ayon pa kay Attorney Panelo, sa inilabas umanong pahayag ni Zulueta, handa itong magbigay ng counter affidavit ngunit gaya ng kampo ni General Bantag. Question sa kampo ni Zulueta ang jurisdiksyon ng DOJ matapos maunang magbigay ng pahayag na guilty ang kampo nito at si General Bantag. Anya mismong ang DOJ ang gumagawa ng sarili nitong problema resulta ng pagdududa ng mga respondent at taong bayan sa hindi patas na labanan kaugnay sa Percy Lapid case. Natatandaan mo, nag-file sila ng inhibition. Last week pa yata, even more than a week before. Ang problema, wala pang resolusyon. Nagsalita na si head ng DOJ at yung tagapagsalita niya na walang jurisdiction. O pagkatapos, sabi nila, sabi naman ng panel, we will resolve it. Eh, nag-resolve na nga eh. Meron ng resolution yung mga tagapagsalita niyo at head niyo eh. Paano na? Kaya yan ang problema. Kayong lumilika ng sarili ninyong mga binhi ng paghihinala. Kaya tuloy yung mga respondents, pati yung mga tao, naniniwala na hindi nga patas ang labanan. Samantala, nararapat umano na hindi nagbibigay ng pahayag o tumatahimik muna ang DOJ upang maiwasan ang paghahatol at pagre-react ng taong bayan. Batay sa social media, mabasahin mo mga netizens naniniwala sila dito kay General Bantag. 98% out of so many. Tinitingnan ko. Kasi nga, nagkakaroon nga ng problema ng ng mga payag na dapat hindi nagpapayag, dapat tumatahimik muna, nagkakaroon ng mga paghahatol, kaya nagre-react tuloy. Para sa Pilipinas Kumahal, ito si Kyra Gaspe. Para sa DWAY Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo.